Bago naman ang eleksyon sa Lunes, naninimbang pa rin ang ilang botante kung sino ang dapat at hindi dapat iboto. May unang balita si Nico Wahe. Eleksyon na naman. May napili ka na ba? O hindi mo pa rin alam kung sino ba dapat mamuno sa susunod na 6 na taon? Tanong natin sa ating mga kababayan, bakit ba hindi dapat iboto ang isang kandidato? Puro pangako lang pero walang visible or walang evidence sa mga pinapangako niya. Hindi ko siya iboboto kung wala naman siyang magagawa sa bansang Pilipinas na pagbabago. May mga anomalyang maano. Yung iba naman, nag-aapura, wala pa namang karanasan. Pangatlo, karamihan sa kanila parang bunga nga lang. Doon naman tayo sa positibo. Anong katangian ang dapat taglayin ng isang leader? Marunong siyang gumawa ng batas, marunong siya, hindi pang sarili, hindi pang mayamang, kundi pang kalahatan. May malawak na pananaw, walang galit sa puso. Yung gusto niya, makatulong sa tao. Maganda track record, maganda credentials, transparent. Sa darating na eleksyon, sa ating mga kamay na kasalalay ang kinabukasan ng bansa. Ang uupong leader na ating pipiliin ay may malaking tungkulin na gagampanan. Kaya maging mapanuri sa ating mga iboboto. At tandaan, ang susunod na leader, dapat totoo. Yan ang unang balita. Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.